Kung may pagmamalaki man ako sa inyo na isang phone ngayon this year 2023, masabi kong ito yung Infinix Note 30 5G. Paano ba naman kasi under 10,000 pesos, magkakaroon na tayo ng bypass charging. Sobrang sulit ng features na yan, makikita lang natin to sa mga flagship na phones. So mamaya, papaliwanag ko sa inyo yan at kakalkalin talaga natin tong Infinix Note 30 5G. At additional dito, meron tayong 120Hz na refresh rate, tapos naka-sound by JBL pa siya. Dun pa lang, sulit na talaga yung pera nyo dito. So ito yung mga price ng Infinix Note 30 5G, tapos may mga promo pa tayo dyan. So konting-konti lang yung difference sa 256 na variant. So alam ko, magkakaubusan talaga yung phone na to. Kaya yung official link, ilalagay ko sa description, tapos mag-add to cart na kayo agad para hindi kayo maubusan, lalo na yung 256 na variant. At marami tayong pag-uusapan dito sa phone na to, lalo na yung chipset niya. Dahil naka MediaTek Dimensity 6080 to 5G, ano bang kakayahan ng chipset na to? At sinasabi ng iba na rebranded daw to sa Dimensity 810. Eh ano naman? At natest ko yung chipset na to, mamaya papakita ko sa inyo kung anong kakayahan talaga ng Dimensity 6080 pagdating sa performance ng phone na to. So bagong lahat, yung box muna natin. So sa box, mapapansin nyo nandito yung collector skin ni Mia dahil yung Infinix naging partner siya dito sa MPL11. May nakalagay dito na Note 30 5G tapos yung Dimensity 6080. Then hindi mismo ito yung box niya dahil sa loob may box pa tayo dito na parang blue-green color. Then may nakalagay dito na Note 30 5G tapos yun ngang sound by JBL. Then yung 45 watts all-around fast charge. So ang cute ng box niya. Then sa loob niyan, nagulat ako na may bagong item dito na hindi ko nakikita sa mga ibang brand ng phones. So first time kong mag-unbox ng isang phones na may kasamang tempered glass. Syempre kung may tempered glass, may mga pamunas pa tayo dito o guide para ma-install mo nga itong tempered glass niya. Then sa loob pa rin ng box, meron tayong SIM injector pin, Type-C cable at meron tayong 45 watts na charger na rin dito. At mabilis talaga ito, sinyarge ko yung phone ko 0 to 100%, nakakuha ko ng 1 hour and 7 minutes. So ganun siya kabilis. At last dito sa box, meron tayong jelly case dito na naka-imbush yung Mobile Legends na logo pati yung Infinix. So ang cute ng case nito, nabigla ako na meron tayong ganitong case. Finally, ito na yung phone natin. Ang nakuha nating kulay dito is the Interstellar Blue, pero may pagpipilian naman tayong kulay like yung Magic Black at Sunset Gold. Ang nagustuhan ko naman sa kulay na to, kapag tinamaan siya ng ilaw, may mga naglalarong iba't ibang kulay dyan, kaya siya tinawag na Interstellar Blue. Sa camera module naman, square type siya. Nandito yung flash natin. Hindi lang yung isang flash to, apat na flash yung makukuha natin dito. Then sa baba niyan, ito yung ambient sensor natin. Tapos yung dalawang bilog dyan, sa taas yung main camera. Then sa baba, may dalawang camera tayo dyan. At ito guys, may sikreto tong camera module niya na dito nyo lang mapapanood. Mamaya i-reveal ko yan kung ano yan. Kasi first time kong makakita ng ganitong feature sa isang phone. Abangan nyo mamaya dito sa video na to. Well anyway, plastic yung ginamit na materials dito sa back panel, pati sa mga frame. Pero premium naman siyang hawakan. At pansin ko dun sa frame, napaka-shiny niya. Then sa gilid, meron tayong power button dito na fingerprint scanner na rin at yung volume rocker. Sa taas naman, may nakalagay dito na sound by JBL tapos sa tabi niya yung speaker. Sa baba naman, may audio jack pa tayo dito. Isang microphone, Type-C port, tapos isang speaker. At sa kabilang side, meron tayong dual SIM card tray dito at expandable yung storage nito ha. May separate slot tayo para sa microSD card natin, hindi siya hybrid. Pagdating naman sa display, yung bubungad sa inyo dito yung wallpaper ni Mia sa collector skin. Dalawang wallpaper yung makukuha natin galing sa Mobile Legends, isang Mia at isang Zilong. Then sa lagang yan, may punch hole display na tayo dito at smooth naman yung 120Hz na refresh rate niya. Sa paggamit ko na isang linggo, talagang nag-enjoy ako sa phone na to dahil yung wideband certifications nito is nasa L1 certification na. At sa YouTube naman, makakapanood tayo up to 2K at 60fps. At ito guys, nagulat din ako na meron siyang ganitong features. Meron tayong video toolbox dito sa phone na to. Makakapag-screenshot tayo, screen record, play in the background. Ibig sabihin nito, play video while screen off. Makakapag-music ka habang patay yung screen mo. Sobrang tipid nun sa baterya, which is hindi ko nakikita dati sa mga Infinix na phones. Okay guys, bago natin pag-usapan yung performance, papakita ko sa inyo kung gaano kalupit tong camera module niya. Aksidente ko lang talaga natuklasan to. Bali, pagpatay ng ilaw, nagtataka ako may nag-glow dito sa phone na to. At pagkita-kita ko yung camera module nito, glow in the dark siya. Sobrang lupit nito. Nag
nauna talaga ako na nag-glow in the dark yung camera module niya. At effective talaga yung glow in the dark na to. Sa madilim, makikita mo agad yung phone mo kung nasaan. Pero may limitation to, 30 minutes bago mawala talaga yung totally blackout siya. At kung gusto mo na maliwanag talaga, tutukan lang natin ng ilaw to. At magtatagal na yung pagka-glow in the dark niya up to 30 minutes. Sobrang lupit talaga ng camera module na to. Ngayon lang ako nakakita ng phone na nag-glow in the dark. Sobrang astig nito. Okay, sa performance, naka MediaTek Dimensity 68 ito. Sa mga nagsabi na rebranded to ng 810, actually oo. At ang pinagkaiba lang noon, dito sa Dimensity 6080, meron na tayong 100 megapixel na supported dito. While naman sa 810, 64 megapixel lang yung supported noon. So, may lamang talaga dito yung Dimensity 6080 pagdating sa camera, pero sa performance halos pantay lang sila. Dito hindi ko na-expect na maganda yung paglalaro ko dito sa Mobile Legends. Smooth yung graphics, walang lags, walang frame drops. Minsan nga sa ibang phone kahit naka ultra graphics hindi ko nilalagay dun sa ultra. Nilalagay ko lang dito sa high settings para hindi siya mag-init ng sobra. So kapag nilagay natin sa ultra graphics, medyo mag-iinit yung phone natin. Talagang safe tayo sa high settings lang, which is tamang-tama lang sa phone na to. At pagkatapos ng games, ang nakuha nating temperature dito is nasa 41 degrees Celsius, yun yung pinakamataas niya, which is normal sa mga ganitong laro. Tinry ko rin dito sa League of Legends Wild Rift, ang settings na nakuha ko dito sa graphics, meron na tayong frame rate na 60. Then sa graphics quality, meron na tayong super high. At napaka-smooth din ang playing ko dito sa League of Legends, wala ako naramdaman na frame drops, wala rin ako naramdaman na lags. As in kayang-kaya sa phone na to kung ito yung lalaroin nyo. So pasado yung phone na to sa Mobile Legends at Wild Rift. How about naman sa mga shooting games? Tinry ko to sa Farlight 84. Ang settings natin dito is nasa balance, tapos yung frame rate is very high na. Sa laro na to, pasado rin sa akin dahil hindi rin siya nagpa-frame drops, hindi rin siya naglalag. As in talagang magandang maglaro dito kahit sa shooting games. First time kong laruin tong games na to at nag-enjoy naman ako. Kakaiba sa Call of Duty Mobile tapos dun sa PUBG. As in talagang madali lang maglaro dito, straightforward siya unlike sa PUBG tapos dun sa Call of Duty Mobile. Dito, makakuha tayo ng mga maraming baril dito at maraming items. At hindi ko na-mention kanina yung sounds nito, sa paglalaro ko naman dito kung maririnig nyo, napakaganda yung nilalabas ng sounds nito sa speaker niya, dual speaker to left and right. Sa mga footstep ng kalaban dito sa Farlight 84, maririnig mo talaga. Pati yung mga gunshot, sobrang intense. Hindi lang siya ganun kalakasan, pero saktong-sakto lang sa phone na to. At sinubukan ko din yung headset nito, as in malakas talaga. At dun ko masasabi na napakaganda ng sounds nito pagdating sa headset. Sa speaker, saktong-sakto lang, hindi talaga siya ganun kalakasan. At hindi na ako magreklamo dun, dahil napakamura talaga ng phone. Syempre, tinest din natin to sa Genshin Impact, baka kayanin. So, kinaya naman yung laro na to. Syempre, heavy graphics to, hindi ko siya masagad talaga sa highest graphics. Talagang may lags na siya, may frame drops na siya. Pero sa pinaka lowest settings, malaro mo naman siya, pero makakaramdam ka pa rin ng pakaunti-kaunting frame drops. At pwede mo namang tiyagayin kung tutusin. Depende sa inyo yan. Pero at least sinubukan natin siya sa highest settings, hindi niya kaya. Sa lowest settings lang talaga. At kung gagamitin nyo naman sa emulator to, hindi siya pwede. Medyo nahihirapan pa siya. Pero mag-comment kayo dyan kung anong games ang gusto nyong subukan sa phone na to. At itetest natin sa mga darating kong videos. Makakatulong din dito sa paglalaro ng mga games na to, yung bypass charge. Yung bypass charging kasi ganito yun. Diba minsan habang naglalaro tayo ayaw nyong malobat at ayaw nyong mabuhusan ng battery. Pero ang side effect nun, mag-iinit yung phone mo at minsan hindi pa healthy sa battery natin. Ngayon dahil meron tayong bypass charging ang ginagawa niya, kahit nakasalpak yan, hindi yan dadaan sa battery. Dadaan lang yan sa phone at hindi ka mababawasan ng battery dito. Kumukuha siya sa mismong charger mo. Ang benefits nun, hindi masisira yung battery mo o hindi siya mag-iinit habang gamit mo. I-activate lang natin dito, dapat may charge tayo ng 20-30% at magagamit natin yung bypass charging na yan. Kung sa ibang phone na ganitong features nasa 60-70,000 pesos to. So ngayon below 10,000 may bypass charging na tayo. Well sa camera, satisfied naman ako sa mga photos na nakukuha ko. Medyo nagkukulang ako ng konting details pero at least diba ano pang hanapin mo sa ganitong presyo. Okay din naman yung mga footage na makukuha mo dito. Kung ayaw nyo yung mga shot na yan, pwede mo namang i-edit yan kahit konti. Medyo nag-edit nga ako sa part na to. After kong mag-edit, nakuha ko naman yung gusto kong color tsaka contrast. Sobrang madali lang talaga mag-edit. Diba kapag phone tayo, mga Pinoy gusto nyo default agad. Kung anong nakuha ng camera sa default, yun na yung gugustuhin natin. Actually, para sa akin mali yun. Yung mga photographer nga, ini-edit pa nila yung mga pictures nila para lumabas na maganda talaga. Well, sa phone, ganun din. Hindi basta pangit yung labas ng default, ganun na lang yun. So, mag-aaral tayo dapat mag-edit sa mga ganito. Pero ang pinaka nagulat ako sa parting to, stable siya sa video, may EIS siya, pero 1080p at 30fps. Pero tignan nyo kung gano'n siya ka-stable kapag naka-activate yung EIS niya. Kapag hindi naka-activate yan, kahit meron tayong 1080p at 60fps, medyo magalaw siya. Hindi ko nagugustuhan yung ganito kahit naglalakad
tayo, talagang maalog siya. Okay lang naman na i-activate natin yung 1080p at 30fps na may EIS para kung naglalakad man tayo, hindi siya masyadong magalaw. Sa front facing camera naman, ang pinakamaganda dito, meron tayong flash. Then sa video, meron na siyang 1080p at 60fps. So yun yung isang nagulat pa ako dito na makakuha na tayong 1080p at 60fps. Samantalang sa iba kahit flagship na phones 1080p lang at 30fps, 'di ba? Sobrang package deal na tong phone na to kung tutusin. Para sa akin sa presyong 'yan, wala ka nang hanapin sa phone na to. At napaka minor lang ng cons na nakita ko dito, may mga bloatware siya na pwede mo namang siyang alisin o pwede mo siyang i-install. 'Yun lang 'yung nakita ko sa phone na to, pero sa presyo niya, ano pang ireklamo mo sa presyo niya? Napakaganda ng phone, may bypass charging, stable 'yung camera. May 1080p at 60fps pa tayo, tapos naka 120Hz na refresh rate siya. So yung processor niya, palag na palag din sa mga games na nilalaro ko. As in talagang recommended ko tong phone na to. At bago tayo magtapos sa video ng to, may papag-giveaway tayo na phone cooler. Ang gagawin nyo lang, like, comment, subscribe, tsaka share tong video ng to. At huwag kayong mag-comment na may giveaway tayo. Mag-comment lang kayo kung anong nagustuhan nyo dito sa Infinix Note 35G. At yung phone cooler na giveaway natin, kayo yung pipili kung anong gusto nyo. Pwede ko rin naman i-cash at depende sa inyo yan. I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. Once again, this is Paul. Try to catch me howling at the moon.